ipapakita ko lang po sa inyo ang paggawa ng pot holder. Ayan po. Bibilog muna ito. Ayan. Back-to-back po yan. At kailangan buo ang pela niya para maging maganda. Ngayon, lalagyan na natin siya ng palaman. Ito ay 8 inches. 8 inches ang kanyang lapad. Lagyan siya natin ng palaman. Ito po ay yung mga lalapad na ritaso na kuha namin sa nabibili namin mga ritaso din. Pag nakakuha kami ng mga lalapad, ginagawa na namin ng pot holder, dito yung doormat. Pagka malapad na siya. Nalagyan natin siya ng kalangan. Parang medyo makasal. Ayusin natin, ayusin natin ito para hindi siya magpulbukol. Madali lang po gumawa ng cut holder. Buo po siya na rin tayo. Takpan na po natin siya. Ngayon, na po natin yung gilid niya. Ngayon, lalagyan na po natin siya ng bias. Yung bias, kahit mga 2 inches, yan, sukatin natin. Yan, 2 inches. Magbabayas na po tayo, guys. Madali lang po siya gumawa ng pot holder. Ang bintahan nito ngayon namin sa pot holder, mga 5 piso ang isa. Mahal na rin po ang ritaso ngayon. Pati langis, kaya binaba na namin 5 piso. Thank you.
Ayun. Lagyan na po natin siya ng pang ano. So yung tela niya parang umurong. Pero ito, dahil ito siya guys. Ang tela po nito buo-buo. 8 inches po ito. Pangit yung tela ginamit natin. Lang po siyang gumawa. Ito mo, medyo malaki siya. Mga ano ito guys, yung mga nakukuha namin sa Retaso. Yung mga malalapan, ginagawa na namin patholder. Isa pa, isa pa. Isa pa. Ngayon, iniba ko naman yung tahi natin. Tahi na pahalang. Paikutan na natin. Sana may natutunan po kayo dito. Maraming salamat sa panonood.